Pwede nga bang yumaman ang isang tao kung katawan ang puhunan? Ano ang kapalit? Ang taya ay dangal sa sugal na mapanlin lang. Ang buhay mismo, ginawa lahat yan ng isang binatang probinsyano para ang buhay niya ay umangat. Kumapit talaga siya sa patalim kahit pa sumama ang tingin sa kanya ng lahat. Ito ang eksklusibong real-life story ng isang aminadong macho dancer, si Dexter. Binago ang kanyang tadhana para maging inspirasyon ng marami. At ngayong siya'y ganap ng ama, hindi niya kailanman ikinahiya at inilihim ang kwento niya bilang isang lalaki sa dilim. Sino naman ang lalaking ito? Disente ang pananamit. Malinis tignan. Malaadonis ang katawan. Sa bawat hakbang, humahalimuyak ang bango. Tinatangay ng hangin, pabalik sa kanyang nakaraan. Mabangong mabango sa mga parokyano ng sikat na gay bar noon sa Pasay City, itong si Dexter. Sa bawat indayog ng kanyang katawan, sa maharot na musika, lahat napapahiyaw. I love it! I love it! Woo! Ang iba natutulala. At may mga ilan pang animoy parang mga nababaliw. Humahanga sa makisig niyang katawan at alindog. Pero star ka, di ba? Star ka. Anong feeling mo noon? Parang sikat? Siyempre po, masaya kasi yun, lagi po kayo pinapanood. Pinag-aagawan ng mga customer. At the same time, ma'am, malang kita. Ibig sabihin, marami po akong natatanggap na kung ano, kani-kanino ng mga regalo. Totoo? Opo. Tulad ng rubber shoes. Opo. Relo, pera. Cellphone, ayun. Totoo. So lahat yung nanliligaw. Opo. Paano yun? Sinong pipiliin mo doon? Actually po, kasi ma'am, di ko po iniisip kung sinong pipiliin ko doon. Basta po, ang importante po sa akin, yung pera. Ah. Saka yung mga binibigay po nila. So kumbaga, bahala kayo magbigay sa akin, problema nyo na yan. Problema nyo na yan. Na walang kapalit. Walang kapalit. Opo. Meron pong minsan, may mga kapalit. Hindi naman po may iwasan yun, ma'am. Oo. Bago niya pinasok ang pagiging macho dancer at naging superstar performer pa sa kanilang bar, 16 anyos noon nang tumakas sa pagmamaltrato ng kanyang tiyuhin sa Zamboanga City, si Dexter. Ugasan mo natin yan, Dexter! Huwag kang hito hanggat di matapos yan. Chichikin ko yan kung malinis ba lahat yan. Alam ko, minamaltrato ka daw dati. Opo. Nino, nang tiyuhin mo. Nang kasawa po ng tiyuhin ko. Pagkatapos mo dyan maghugas, magtinda ka na ng saging na nilaga natin, ha? Babae. Babae po. Anong ginagawa sa'yo? Yun po, yung pinag-aral po ako sa Mindanao. Hmm. Pag pumapasok po ako sa eskwelahan, kailangan ko po magtinda ng ganito, ng ganyan. Ang sagot po nila sa akin is para babayaran ko daw po yung mga ginagastos nila sa akin. Pagdating ko po ng bahay, ganun pa rin. Magtitinda po ako ng mga saging, magtitinda ako ng kung ano ng mga prutas. At wala na po talaga akong pahinga. Sa totoo lang. Ah, ganun. Okay. Pero ganun lang, puro utos lang. Hindi ka naman sinasaktan. Dumating din po yung point na ganun. Yung tiyuhin ko na po mismo ang gumawa sa akin nun dahil sa mga bintang ng mga pinsan ko po sa akin. Panganay sa tatlong magkakapatid na lalaki si Dexter. Hindi na bago sa kanya ang magutom at maramdamang tila pinagdamutan sila ng kasaganaan sa buhay. So ang tatay mo, tricycle driver. Yes, okay, para tumulong ka na masukan ka sa palengke. Anong ginagawa mo sa palengke? Kargador po ako doon pag madaling araw. Okay. At may pwesto po yung amo ko doon na nagtitinda po kami ng mga isda. Mm-mm. Taga-kaliskis po ako doon, tagagawa ng mga pinapagawa ng amo na. Ayun. Magkano naman ang kita sa ganun?
Sa isang araw? 150 po. Yung sahod ko po araw-araw. 150? Yes po. Ano may bibili mo ron? Ubus na yun sa pagkain mo pa lang. Opo. Kasi nga po, no choice eh. Oo. Oh, oh. Kaya nga po ganun ang pinagtiyagaan ko pong gawin. Hmm. At sa ano po, yung bawat banyera po na hinihila ko noon, 20 pesos per banyera. Mm-mm. Yung kargador po ako noon. Mabigat man ang kanyang pinapasan, wala siyang magawa. Hanggang sa nakilala niya si Allen, na ang kapatid nito ay may pwesto din sa palengke. Hindi lang tindero si Allen, pabuking din pala pagsapit ng gabi. O yan, pre. Sama ka ba sa gimmick natin mamaya? Okay lang. Magkakapera ba ako dyan? Oo, akong bahala sa'yo. Kay Allen niya natutunan ang kakaibang diskarte at mas malalim na kamunduhan. Nang pumasok sa gay bar, si Allen din ang naging katropa niyang macho dancer. Pero hindi ka kaagad dancer. Hindi. Ikaw ang tagahugas ng plato. Yes. Doon sa gay bar. Yes po. Paano ka naging star dancer doon? So dishwasher po ako. Nakikita ko po yung mga ginagawa po nila doon sa gay bar. Mm-hmm. So one time po, umuwi po kami sa apartment. Humaharap po ako sa salamin kung tinitignan ko po yung sarili ko kung pwede ba ako. Practice? Oo, nagpa-practice. Oo. Tinitignan ko po yung sarili ko kung pwede po ba ako. Okay. Eh, kita ko naman po na okay ako eh. Okay. Kaya po nung pangatlo, apat na araw na pagpasok ko po sa gay bar, sabi ko po dun sa manager, baka po pwede po mag-audition. Siyempre, bata pa po ako dun, medyo ano pa. Sabi po na manager, sige, try mo. Sabi po na ano. Ginawa ko po yon. So, yung unang gabi ko po, na audition na sinasabi nila, naupo po ako agad. Ah, talaga? Opo. Wow, talaga sinalang ka na kagad? Sinalang na po ako agad. Oh. Dito na kumita ng kumita si Dexter. Pero ang lahat ng ito, syempre, bilang magulang, kunwari magulang ka, no? Opo. Papayagan mo ba yung anak mo na maging dancer sa isang gay bar? Siyempre po, sa hirap ng buhay, sasabihin man po natin na hindi natin payagan kung gusto yun po ng anak natin na makatulong sa atin bilang magulang, eh wala na po tayong magagawa dun, ma'am, kasi unang-una po sa lahat, sa hirap po ng buhay, talagang kailangan po natin yung mga ganung kumita ng pera. Okay. So parang, kumbaga, hindi mo mahuhusgahan ng kahit sino na mapunta sa ganyang trabaho. Yes po. Pero kung meron kang choice, yung anak mo, papayagan mo ba? Ay, hindi po, siyempre. Oo, siyempre, hindi rin. Hindi rin, di ba? Si Dexter ang mystery man ng gay bar. Ang lalaki sa dilim. Lalaki sa dilim. So talagang nagbenta ka na rin ng sarili mo, kinalaunan. Dumating na po sa point. Bakit dumating sa ganong punto? Yun po siguro yung kahirapan po. Mm-mm. Yun po yung nakikita kong ano. Tsaka po ako kasi nag-ano po ako sa mga magulang ko. Parang nagrebelde po ako sa mga magulang ko. Mm-hmm. Napakiramdam ko po, hindi po ako mahal ng mga magulang ko. Noong time na nakarating po ako ng Zamboanga, wala po silang alam na kung ano po nangyayari sa akin doon. Mm-hmm. Kaya po, nung nakarating po ako ulit ng Maynila, talagang rebelde po talagang ginawa ko pagbalik po dito. Ay, ganun? Ah, so bali parang nagiganti ka sa sama ng loob mo sa kanila? Sobrang sama po ng loob. Pero ginusto mo ba talaga yon? Parang tingin ko sa sarili mo, hindi mo ginusto talaga yon. Hindi po. Hindi po sa... Hindi ko po talaga ginusto yung mga ginusto. Naging mabenta si Dexter sa VIP room, kung saan iba-iba ang kanyang naging customer. Hindi lang mga Becky, kundi mga hot mama at mga lalaking paminta o bisexual ang kanyang mga naging suki. Nawala ng halaga ang limpak-limpak na perang kanyang nahihita kapalit ang panandaliang kaligayahan ng customer. Walang pakialam si Dexter kung saan mapunta ang kanyang pinaghirapan. Nagkaroon din po kasi ako ng bisyo. Kasi wala naman po akong papadalan. Magulang ko, hindi po kami okay. Mga kapatid ko, wala rin po, hindi po okay kami. Kaya po, one day millionaire po ako eh. Hindi ko alam kung paano gastos ang gagawin ko dun sa perang hawak ko. Kasi ang iniisip ko po, bukas, matitable naman ako. Bukas, magkakapera ako. Bukas, may makakasama kong iba't iba na magkakapera po ako.
Kaya panayang gasos mo rin at napasok ka pa sa masamang bisyo. Masamang bisyo. Ayaw nang matulog ang gabi ni Dexter. Unti-unti na rin siyang napariwara. Natutunan niyang gawing bisyo ang droga, kajaming ng kanyang tropa. Sa pagiging pasaway, tila pinitik siya ng langit para magtanda at maglubay. Tinamaan si Dexter ng nakakahawang sakit. Nung tinamaan ka na ng sakit, doon ka na ba parang nayanig? Ano ang sakit ni Dexter? Abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Sa trabaho ni Dexter, para raw siyang makina, minsan wala na siyang pakiramdam. Pero kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho at serbisyuhan ng bawat customer. Sa gabi-gabing iba't iba ang kanyang kasiping. Matinding problema ang bigay nito kay Dexter. Medyo na-alarma po kasi ako noon. Ang sexually transmitted diseases o STD, gaya ng gonorrhea, ay dulot ng mikrobyo. Ito'y impeksyon na naipapasa o nakukuha sa pamamagitan ng hindi maingat na pakikipagtalik. Parang po yun yung gumising sa akin, na yung dilim na pinanggalingan ko, yung parang eto na ba yun? Yung parang sign na pinaparusahan na ako ng Diyos. Yun po, nagkasakit po ako. More than 1 week po yung gamutan, injection, mga ganun po, antibiotics. At sa puntong yun, tumigil ka na ba? O tumigil ka lang nung nakilala mo na itong nakilala mo? Hindi po. Hindi pa po ako tumitigil ng time na yan. Nung ano po, yun po, nagpahinga lang po ako, then bumalik pa po ako ulit dun sa gay bar na pinasukan ko. Yun po, siya po yung nagmulat sa akin ng dapat ganito gawin mo, dapat ganyan ang gawin mo. Sino naman itong taong ito? Yun po yung nakarelasyon ko pong sponsor na si Sir Henry. Magmula po nagkasakit ako, dun po ako nagising eh. Kasi po masakit, mahirap ang nararamdaman ko. Hindi ko po alam kung saan po ako tatakbo. Siyempre, wala po, hindi kami okay ng pamilya ko. Siya lang po yung tanging taong tumulong po sa akin. Cheers! Just for fun lang kung bakit nasa bar noon si Henry. Nagpapalipas ng sama ng loob, naglilibang. Nag-away kasi sila ng kanyang misis. At si Dexter ang naging libangan noon ni Henry. Nasundan pa ng nasundan ang pakikipagkita ni Henry kay Dexter. Pero si Henry, bukod sa may asawa, may mga anak pa. Sa kabila nito ay nagkaroon pa rin sila ng relasyon ni Dexter. Sa trabaho ni Dexter, sinasabi na huwag pairali ng puso, kundi ang katawan lang at isip. Kaya dapat may presyong katapat ang bawat serbisyo. Pero kahit tumaas pa ang kilay ng marami, sa maniwala man o hindi, nangibabaw daw ang tunay na pag-ibig kaysa sa pera. Kahit may asawa na ako at mga anak, iba pa rin ang mundo ng pamilya ko at iba ang mundo nating dalawa, Dexter. Maalaga raw kasi sa kanya si Henry, kaya napamahal sa kanya. Honey, sarap niya na. Ano yan? Paksim na bangus? Sarap. Ay, pero mas masarap ako dyan. Si Henry rin ang naghikayat sa kanya na magsimula ng bagong buhay. Malayo sa maingay at maharot na musika. Malayo sa pagtatago sa dilim. Mukhang okay naman yung pinasok mo na negosyo, ano? At kung hindi dahil kay Henry, sabi mo nga na napamahal na rin sa'yo, eh hindi magbabago ang buhay mo. Yes, right? So, paano yung inatake siya sa puso at namatay? Saan ka pinulot? Actually, may mga iniwan po sa akin, ano eh, kahit papaano po, ma'am. Na siguro ramdam na rin po niya sa sarili niya na may edad na po eh, baka mawala na siya. Kinakwento rin po niya sa akin yan. Pag dumating yung time na wala na ako, at least okay ka na. Oo. Ganun po ang sinasabi niya sa akin. Ayun. So sinisikap mo ngayon na talagang maging okay ka? Opo, maging okay.
Nang mamaya pa ang kanyang sponsor, natagpuan naman ni Dexter ang sarili sa babaeng kanyang pinakasalan. Ang masaklap, hindi nagtagal, nauwi rin sa hiwalayan. Bakit napapranim ka na naman? Ha? Selos ka ng selos. Ikaw na ang pinakasalan ko, pero ganyan ka pa rin sa akin? Paano hindi ako mapapraning eh dati kang bayaran, di ba? Anong assurance ko na hindi ko napapagamit sa iba hanggang ngayon? Nagbago na ako! Bayaran! Bakit hindi umuubra ang mga relasyon mo? Yun po, eh, yun pong kadalasang pinag-aawayan at pinagkakahiwalayan po namin ng mga nakarelasyon ko yung... Kasi open po ako, ma'am eh. Hindi po ako nagtago sa kanila kung anong meron ako before. Kung anong klaseng tao ako dati. Yun po yung binabato po nila sa akin eh. Lagi. Kaya binaling na lang ni Dexter ang kanyang oras at sarili sa negosyong itinuro ni Henry. Pero sadyang sinubok si Dexter ng tadhana. Umaasenso na noon pero biglang minalas. Nilamo ng apoy ang kanyang mga negosyo. Nauwi lahat sa abo. Back to zero. Ang tamang paghawak daw niya ng pera ang dahilan kung bakit siya nakabawi. Sa naipundar na resto bar na ito ay nagsimulang magbagong buhay na si Dexter. Dahil sa kanyang pangarap at abilidad na umasenso sa buhay, tuluyan na niyang pilit tinalikuran ang mapait niyang pinagdaanan. Wow, so big time na ha? Pero hindi lahat ng pinagbibigyan ng oportunidad umaasenso. Depende pa rin yan sa hawak mo, sa sarili mo at sa pera. Yes. Anong sikreto mo? Yun po, tamang ano lang po, kung paano po kayo mag-handle ng pera, magtabi. Hindi puro luho na lang, unlike before, yung ginagawa ko po na kung saan-saan po ako nakakarating, bayad dito, kung ano pong ginagawa ko sa pera. Ngayon po kasi, nalaman ko na yung dapat na magtabi tayo ng pera in case of emergency na ganito, na wala nga po yung sponsor ko. At least po meron po yung tayong hinihila na pang negosyo pa ulit, na bago. Mahaba na rin ang tinatakbo ng buhay ni Dexter Pangilinan Colisao. Inagaw ng kahirapan ang kanyang kabataan. Maagang nagtrabaho, walang muwang din siya ng tangayin ng tukso at kamunduhan. Pero nagbagong buhay sa ngalan ng pag-ibig kahit na bawal. Hinubad ng lalaki sa dilim ang kanyang maskara at buong pagkatao. Nagtataka ako eh, bakit lantad ka? Lantad ka dito sa pinagdaanan mo, na macho dancer ka dati, yes. naging callboy ka dati, umibig ka. So, bakit open na open ka? Naikwento lahat ito. Sa akin po kasi ma'am, hindi ko kinakahiya ito eh. Bagkus po, ito pong ginagawa kong lakas. Para po, maiano ko po yung sarili ko. Na eto ako, kinaya ko lahat ng mga problemang dumaan sa buhay ko. Yun pong ginagawa kong lakas. Tsaka po para malaman din po ng iba yung mga tinatago nila sa buhay nila na hindi naman dapat natin itago eh. At hindi ko rin naman po talaga pinagmamalaki yung ganung ano, ganung sitwasyon ng buhay ko. Baga po, gawin nating inspirasyon na magpalakas sa sarili natin yung mga nangyari sa buhay natin. Hindi siya nagmamalinis. Kaya kahit kailan, hindi niya ikinahihiya ang kanyang pinagdaanan. Dahil sa kanyang kwento, marami daw ang matututo. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.